Hello Mama Mamshi, welcome back. Ngayon po kasi lalabas po ako. So gusto ko lang po i-share sa inyo kung ano yung ginagawa ko pag lumalabas, yung mga dinadala ko. Sana makatulong po sa inyo ang video na to. So kapag ka lumalabas po tayo, mahalaga po na ang dala po nating wallet ay washable or disposable. Disposable, katulad ng plastic. Minsan po kasi sa plastic ko nilalagay lahat ng sukli ko, ganyan. Yung mga perang galing sa palengke, dahil alam po natin na kung gaano kadumi ang pera. At kung kani-kanino po galing yan, hindi po natin alam kung carrier siya ng virus, mga taong may sipon, ubo, syempre kung kani-kani sino-sino po ang may hawak po ng pera na yan. Pasa-pasa po hanggang sa makarating sa atin. So, mas mainam po ng ang gamit nating wallet ay yung pwede nating labhan. At yung mga pera po na galing sa palengke, kailangan sanitize din po natin yun. So, mas okay na po yung maarte. Hindi po sa arte yun, kundi maging maingat po tayo. Lalo na sa panahon ngayon, syempre hindi po natin nakikita yung virus. Madumi po ang pera. Pero huwag po tayo magtatapon ng pera. Yan po ang madumi na hindi natin tinatapon. Kaya kailangan i-disinfect po natin ng maayos. Hugasan natin, sabunin natin kung kinakailangan sabunin. Yung iba kasi binababad sa mainit na tubig. Yung iba rin naman inisprayan na lang ng disinfect. And mahalaga rin po na magdala po tayo ng sarili nating ballpen. Lalo na pag yung mga pupunta ng bangko, sa mga remittance center. Siyempre po, sino na rin po yung naghahawak ng mga ballpen doon. So, mahalaga po na magdala po tayo, mga mamshi. Or, kung hindi man po tayo makapagdala, mas mahalaga na lagi po tayong mag-alcohol before or after natin gumamit ng o humawak ng anumang bagay dyan sa labas. Tapos, mga mamshi, mahalaga rin po na may dala po rin tayong garbage bag. Alam niyo po kung bakit? Dito ko po nilalagay lahat ng mga pinamili. So, ito pong garbage bag, nakalatag lang po sa likod. At lahat po ng mga pinamili ko, doon ko na lang po siya nilalagay. Mahalaga po yun para hindi po direkta na nalalapag sa ating sasakyan yung mga pinamili natin. Sa isang bitbitan na lang po natin, pagbaba natin. And mahalaga rin po, i-disinfect natin yung sasakyan natin after natin gamitin. Pagbaba natin, syempre kailangan sprayan po natin para mas safe po tayo. Ganyan din po yung cellphone natin. Napakahalaga po ng cellphone. Ginagamit po natin ito. Lalo na ako, nagbablog ako. Pinupunasan ko na rin po siya ng antibacterial wipes. And napakahalaga po na pagdating natin ng bahay, yung mga pinamili po natin, huwag po natin basta-basta ilapag na lang kung saan-saan sa loob ng bahay. Mas okay po na lahat ilagay po natin sa lababo, gasan na natin agad-agad. Okay rin po na maligo na rin tayo pagdating. At least yung mga bacteria na nasagap po natin sa labas, tanggal po sa ating katawan. Okay na po yung maging maarte, maging OA. At least alam natin na maingat po tayo. At ang pinakalas, syempre yung ating pagsusuot ng mask. Napakahalaga po ng mask. Huwag na huwag po natin kakalimutan yun. At saka mandatory na talaga ngayon yung nakasuot ng mask. Pag hindi ka po nakasuot ng mask, huhuliin ka. Meron po tayong mga DIY sa may mga vlogs ko po. Meron pong DIY mask doon. Sa mga hindi po afford ang mask, panoorin nyo lang po yun, mga mamshi. Doon po makikita nyo kung paano gawin yung mask na hindi na po kayo gagastos. Isa po to sa mga halagang protection natin sa ating katawan. Mahalaga rin po na may suot tayong salamin kung meron man. So mga mamshi, sana po nakatulong sa inyo ang video na to. Thank you for watching. Lagi po tayong mag-iingat. Stay safe. Stay at home. Lagi po tayong maghuhugas ng kamay. And pag-pray po natin na matatapos din po ang crisis na to. Bye-bye!